Magandang hapon po sa inyo mga bus idol. Sa araw po na ito ay meron po akong sishare sa inyo about po doon sa pagre-renew ng driver license. So ang ating pong gagawin ay pupunta muna tayo sa online. Pwede rin po sa mga cellphone ninyo kung kayo po ay mayroong load or di kaya meron po kayong internet. Tayo po muna ay mag-online doon sa portal. Portal registration mga boss. So sige po, tayo na po ay mag-online. Pupunta lang po tayo sa Google at isesearch natin itong LTMS portal. At pagkatapos, dito sa ibaba, meron pong nakalagay na register now. So pipindutin nyo po yon at lalabas na po yung pipilled upan nyo doon. Pangalan nyo, address, lahat. Kung anong pinafilled up po doon ay magfilled up po kayo. At pagkatapos, doon rin po mag-i-exam din po kayo. Ngayon kung sakali po na bumagsak kayo sa exam, ay pwede rin po kayong umulit na mag-exam ulit. Pagkatapos, pag naipasan nyo na yon, saka nyo na ipapaprint yon. At maging yung form ay magpapaprint din po kayo. Ito po ay aking sinishare sa inyo mga boss, base po sa aking karanasan sa pag-re-renew ng lisensya. Kasi baka meron pang iba dyan na hindi pa nakapag-renew ng ganito, yung bago na. Kasi ngayon, hindi na po restriction code 123 ang ginagamit. Ang restriction na po na nakalagay ay parang alphabetical na. Parang ganun. Kaya may pagbabago. Magpapaprint din po kayo ng form. Yung ganito po na form. Ayan, yung ganito po mga boss idol na form. Yan, yan ang likod niya. Ito naman yung sa harap. Babak-tubak nyo lang mga boss idol. Itong form na ito. Hindi po ito binibigay doon sa LTO. Ito po ay magpapaprint ka lang doon sa internet. Doon po sa online, ay pagka naipasa mo na doon yung exam, ito na po yung lalabas mga idol. Yan mga boss idol. Yan. I-print mo rin ito para ibigay mo ito doon sa LTO. Itong papel na ito. So, sige po, mag-filled up po tayo nito. So, ayan po, mag-filled up na po tayo. Dito, ilalagay ninyo yung family name, first name, middle name. Dito, ilalagay mo rin po yung present address mo. Male or female. Birth date, height, weight, license number mo. Lalagay mo rin dyan. Telephone number mo. TIN number kung mayroon. At dito rin po, lagay mo kung yung civil status mo, single, married, widow, or separated, ikaw nang bahala dyan. Alam mo na yan. Pagkatapos, dito yung license classification applied for LCA. Lagay mo dyan kung student driver's permit or driver license or conductor license. Lagay mo. Blood type, kung saan ka nag-aral ng pagmamaniho. At kung anong natapos mo, lagay mo rin po dyan. Pagkatapos dito naman, birthplace. Father's name, mother's name mo, spouse name, emergency contact person, at emergency contact address mo. Ilagay mo rin dyan yung emergency contact number. So pagkatapos, dito naman po tayo sa driver license vehicle category. Ito po ang pinakamahalaga. So ngayon, kung ang yung restriction code number 1 dati, ito po ang sakop niya sa mga 2 wheels with a maximum design speed not exceeding 50 km per hour. Ito po yun, yung motor. Ngayon, kung ikaw po ay non-prof, dito ka po maglalagay. Check mo dyan. Ngayon, kung ikaw po ay professional, lagay mo dito. Pagkatapos, ilalagay mo rin po dito kung automatic transmission or manual transmission. Check mo dyan. Para po wala kang huli, check mo na lang yung dalawang yan. Kasi mamaya makapagmaniyo ka ng matik. Tapos makapagmaniyo ka naman ng may clutch. So para hindi ka mahuli. Kasi pagka isa lang ang chinik mo dito, yung manual lang ang chinik mo, pagkatapos nagmaniho ka ng matik, mahuhuli ka mga boss. Maaari kang mahuli pa rin. So dito naman tayo sa susunod. Restriction 1 pa rin po ito. Sa E1. So check mo dyan. Tapos dito, ito po ang sakop niya. Yung speed exceeding 50 km per hour.
yung mga tricycle, e-trike, multi-cab na maliliit. Yan po, sakop niya. Ito pa yung picture. Isa, check mo pa rin dito. Kung professional, check mo dito. Ngayon, kung non-proof ka, check mo rin dito sa ibaba. Tapos, check mo rin dyan yung automatic transmission, manual transmission. Para wala ka ng huli, pangwari, utusan ka ng amo mo, mag-drive ka ng manual or mag-drive ka ng automatic, wala ka ng huli. Check mo na lang yung dalawang yan para sure. So dito naman po tayo sa B. Kung ang restriction code mo ay 2, ito po yung sakop niya, B. Comprising not more than 8 seats addition to the driver seat. So yan po, hindi lalampas sa 8 yung pasahero mo. Yung mga ganito, hindi lalampas sa 8. I-check mo rin po dito. Kung ikaw po ay professional, check mo dito sa ibaba. Kung ikaw po ay non-prop, check mo ito. Tapos dito, lagay mo rin dito, automatic transmission or manual transmission. Check mo na rin yung dalawang yan para sure ball. Dito tayo sa susunod, sa B1. Check mo rin po dito sa gilid. So yan po, ito po ay sakop na ito ng restriction code number 2. Yan, restriction code, driver license code number 2. So ito po yung sakop niya, B, B1 at saka B2. So check mo na rin yan kung dati ay yung code mo ay restriction code number 2. Check mo na rin ito. Yan, check mo na rin yan. Dito, huwag mo na lang itong i-check. Itong linya na ito, huwag mong i-check. Light commercial vehicle. Pagkabito na. Yan, vehicle used for the carriage of goods. Up to 3,500 kilogram. So, mabigat na ito mga boss. Mga pick-up o di kaya semi-truck. Yan po. Check mo rin dito. Kung ikaw ay non-prop or ikaw ay professional, check mo. Tapos dito, manual or automatic, check mo na rin yan. Dito pala tayo sa isa, nakalimutan natin. Teka. Ito po ay B1. Check mo natin dito, B1. So, ito po ay pampasada. Comprising more than 8 seats in addition. So, lampas po ng 8 na mga pasahero. So, pampasada or di kaya yung commuter, van. Basta pampasada mga boss. Ma-van man yan or di kaya jeep, pwede yan dito. Basta for hire. Lagay mo rin po dito kung professional ka, automatic transmission or manual transmission, lagay mo na. Ito, wag mo nang itong check itong gilid na ito. So, ayan na po, dito tayo sa susunod. Dito sa heavy. So, restriction code number 3 naman ito mga boss idol. Check natin dito. Tapos, heavy commercial vehicle. Ano po ba ito? Mga panel. Forward, yan, ganyan. 6 wheels. Yung mga aircon na mga panel. So, check po natin dito. Professional, dapat. Hindi na po pwede dito yung non-proof. Kaya wala na itong box dito dahil hindi na ito po pwede na non-proof ka lang. Kasi maano na ito, mga ano na ito, mga pan-delivery na ito, mga boss. So, lagay po natin dito automatic transmission or manual transmission. Kasi itong unit na ito, meron po itong automatic transmission. Meron din po siyang manual transmission. Kaya check po natin dito na dalawa. Pagkatapos, dito tayo sa ibaba. Sa D. Yan, dyan. Check natin. Buses, coaches, and other passenger vehicle. So, mga bus ito, mga bus. Pampasada, mga bus. So, check po natin dito. Professional, manual transmission, automatic transmission.
check po natin yung dalawang yan para pasok na tayo doon sa manual at saka matic. Kasi itong mga bus na ito, meron po din po itong matic. Para sure ball ay lagay na natin dito, check natin. Pampasada ng mga bus, ito po, ito rin po 'yon, ni letter D. Pampasada. Ito naman po ay sakop siya ng restriction code number 3. Itong C at saka D. So dito naman tayo sa susunod. BE. Articulated passenger cars. Vehicles with trailer. So ito na po yung mga hila-hila ng mga sasakyan. Kotse na may hinihilang ano, sasakyan din. I-check din po natin dito, professional, automatic transmission, manual transmission. So, check natin dito. Dito naman, letter CE. Ito po yung mga nagmamaniho ka ng mga 8. So, 8 na po ito. 8 po ang code nito, restriction code. Heavy articulated vehicle. Heavy articulated vehicles. So, ito na po yung mga mabibigat na trailer. Check natin dito, mga boss. Professional, automatic transmission, manual transmission. Kasi itong mga trailer, mga boss, meron din po itong manual transmission, meron din po itong automatic transmission. Kaya, i-check mo na lang yung dalawang yan para sureball na. Kasama ka na doon sa matic at saka sa manual. So, kung dati ay restriction number 8 yung code mo, ay ito po yung pasok sa'yo. BE at saka CE. Yan. Check mo na lang yan dyan. Kung dati ay 1238 yung license mo, pasok ka dyan sa lahat. So, sana nakatulong po ito sa inyo, mga boss. At kukuha rin po tayo ng medical certificate. Magbabayad po tayo ng 400 para sa medical. At yun na nga po, mga boss idol, pagkatapos nating makumpleto ang ating papel, ay pipila na po tayo dito sa labas. At ibibigay po natin ang ating papel doon sa window 3. At pagkatapos, maghahantay po tayo na tawagin yung ating pangalan para magbayad tayo doon sa cashier. At antayin po natin, tawagin natin pangalan para sa isasagawang pagpipicture para doon sa ating lisensya. At ito na nga po, mga boss idol, ang aking lisensya na kuha ko na. At ang aking nagastos, mga boss idol, ay nasa 1,000 lang po ang aking nagastos. So, mura lang. Maganda po ang pagre-renew ng lisensya sa ngayon. So, hanggang dito na lamang po, mga boss idol. Maraming salamat sa inyong suporta. At happy birthday to me, mga boss idol. Salamat ng marami sa inyo.